Hindi ko alam kung kailan ibibigay ni Lord ang matagal ko nang ipinagdadasal. Pero kahit ganun pa man, nagpapasalamat pa din ako dahil may mga bagay na hindi ko pinagdasal o hiniling na ibigay niya na at sobra-sobra pa. Hindi maiiwasan na husgahan ka ng ibang tao dahil hindi ka naman nila kilala at wala silang alam sa mga pinagdadaanan mo, kaya madali lang para sa kanila na husgahan ka. At kung malalaman lang ng iba kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon, sigurado ako na hindi mo pipiliin o gugustuhin na mapunta sa sitwasyon ko. Marami akong bagay na gustong ikwento o sabihin sa inyo, pero dahil ayoko nang may maapektuhang iba, mas pinipili ko na manahimik na lang at tanggapin na lang yung masasamang salita na pwede nilang ibato sa akin. Pero alam ko din na kapag nagsalita ako, malilinis at maipagtatanggol ko ang sarili ko. Pero hindi ko gagawin yun dahil ang piliin kong manahimik ay siyang poprotekta sa mga taong nasa paligid ko. At minsan hindi mo naman kailangan ipaliwanag or makipagtalo pa sa iba para lang masabi mo na ikaw ang nanalo. Minsan ay mas okay pa na hindi na makipagtalo para na rin sa sarili mo at magkaroon ka ng peace of mind. Dahil nitong mga nakakaraan na napagdaanan ko, mas na-realize ko na mas importante pala ang mental health ko, na mas importante pala yung kalusugan ko. Sa sobrang pag-iisip ko sa mga sasabihin ng ibang tao, ay napabayaan ko na yung sarili ko para alagaan. At hindi ko na rin binigyan ng sarili ko para makapagpahinga. Kaya kahit yung mga taong nasa paligid ko o yung mga taong nagmamahal sa akin, ay pati sila ay nakalimutan ko na. At alam ko naaapektuhan sila sa sobrang pag-aalala at pagmamahal nila sa akin. At kahit yun ay hindi ko na rin napansin at namalayan, nakalimutan ko na mayroong mga taong totoong nakakakilala at nagmamahal sa akin na pwedeng maapektuhan sa mga pinagdadaanan ko na pilit kong inilalaban mag-isa. Sa ngayon, alam ko pong magulo at hindi nyo po maiintindihan yung gusto ko pong sabihin. Pero dadating din po yung time na makakapagpaliwanag din po ako sa inyo ng maayos kapag handa at tanggap ko na po sa sarili ko. Kaya hinihingi ko po ang inyong malawak na pangunawa at kung ano man po yung nakikita nyo sa amin sa ngayon, ay huwag na nating bigyan pa ng masamang ibig sabihin. At para sa iba na nag-iisip ng hindi maganda sa amin nila Diday at ni Baste, itigil nyo na po yung mga hindi magagandang sinasabi nyo dahil wala pong katotohanan lahat ng yan. Dahil ang pag-alis o pag-akyat namin ng Baguio ay hindi inaasahan at hindi nakaplano. Yun ay ibinigay lang sa akin ng pagkakataon na para kahit papaano ay makapagpahinga, na para kahit papaano ay maisantabi ko muna lahat ng problema at mga isipin ko. At sabi nga ng asawa ko, minsan hindi masamang piliin ko din ang sarili ko at kung ano yung makakapagpasaya sa akin. At dahil malapit na nga ang birthday ko, eto na rin ang pinili kong regalo para sa sarili ko. Sa totoo lang yung pag-akyat namin ng Baguio, masaya na malungkot ako. Masaya dahil kahit papaano ay nakapagpahinga at nakapag-relax ako. Pero syempre malungkot ako dahil hindi ko kasama ang pamilya ko. Hindi ko kasama ang mama ko at ang mga kapatid ko. Dahil ang tunay na mas makakapagpasaya sa akin ay ang maiparanas at makasama ko ang buong pamilya ko sa lahat ng blessing na ito. Dahil para sa sarili ko ay wala akong masyadong plano. Pero para sa buong pamilya ko ay marami. At hindi ako humihiling ng sobra-sobra. Makita ko lang na masaya ang buong pamilya namin ng asawa ko, ay wala na akong mas hihilingin pang iba. Dahil masaya at kontento naman kami na kung anong meron kami ngayon. May mga dasal man ako na hindi pa maibigay sa akin ni Lord ngayon. Pero may mga bagay din na hindi ko hinihingi pero ibinibigay niya na. At yun ang mga magagandang bagay na dapat kong makita at ipagpasalamat sa Kanya. At nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat sa walang sawang pagmamahal, suporta at pagtitiwala na ibinibigay niyo po sa akin.